Japan, kinulelat ang Gilas Pilipinas. Perfect record ng Gilas Pilipinas kontra Japan, nabura na. Only under Coach Todd Reyes. Detalye ng laro ng Gilas at Japan sa FIBA Asia Cup qualifiers, yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Ngunit bago yan mga Courtside ay huwag niyong kalimutang suportahan ang channel sa pag-like at pag-subscribe sa videong ito. Matinding depensa at endurance ang naging panlaban ng Japan kontra Gilas Pilipinas upang tuluyang burahin ang perfect record ng Pilipinas kontra Japan sa score na 102-81. Sa unang quarter, kumambak agad ang Japan kasabay ng kanilang matinding depensa kaya nahirapan mag-set ang Gilas ng kanilang opensa kung saan lumamang ang Japan ng 16 points sa unang quarter pa lamang, 16-32. Sa second quarter, nagpakawala ang Pilipinas ng 9-0 run ngunit tila natigil ito sa last 5 minutes ng quarter kung saan naitabla pa ng Japan ang naipuntos ng Gilas kaya nanatili ang 16 points na kalamangan, 34-50. Sa third quarter, better shooting percentage ang ipinamalas ng dalawang koponan. Naging advantage pa nga ng Gilas dahil na-injure ang star player ng Japan na si Yuta Watanabe na hindi na nga rin pumalik sa laro ngunit lamang pa rin ang Japan, 63-77. Sa fourth quarter, tila no Watanabe, no problem pa rin sa Japan sapagkat nag-step up pa nga ang bench players ng Japan upang tuluyang tambakan ang Gilas Pilipinas at tuluyang pumasok sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup sa score na 81-102. Dahil sa panalo, Japan ang uusad sa torneo at kakalabanin ang Australia sa quarterfinals. Nakaka-disappoint nga ang performance ng Gilas Pilipinas sa larong ito, lalo na at nabura pa ang perfect record ng ating bansa kontra Japan. Ang hulingang natalo ng Japan ang Pilipinas ay noong 2010 pa sa Gangju Asian Games. Dahil nga din sa pagkatalo ay hindi na nga tayo pasok sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup. Kaya ka Courtside, what are your thoughts about this game? Maganda na ba itong learning experience para sa ating Gilas? I-comment nyo na yan. There you have it mga Courtside, abangan sa aming channel ang mga susunod na updates.